Aabot sa 13 milyong pisong halaga ng pera at alahas ang tinangay sa loob ng isang mall sa Tagum City sa Davao del Norte. Binutas pa ng mga salarin ang pader para makapasok. Nasa frontline ng balita niyan, si Gary De Leon. Pasado alas 10 ng gabi nitong Martes, nang makunang umaakyat ang mga lalaking ito mula sa basement ng isang mall sa Tagum City sa Davao del Norte. Ang tatlong lalaki na yan, mga kawatan pala. Ayon sa Tagum Police, unang ninakawan ng mga lalaki ang isang jewelry store sa loob ng mall. Sinira nila ang vault nito at tinangay ang mga alahas na tinatayang nagkakalaga ng 9 million pesos. Winasak din ng mga kawatan ang isang ATM at kinuha ang laman nito na nasa 4 million pesos. May isa pa silang nasirang ATM pero wala itong laman. Ayon sa mga pulis, nakasuot pa ng bonnet at naka-gloves ang mga salarin ng gawin ng krimen. Binutasan din ng mga sospek ang pader sa likod ng mall para makapasok. Yung pagbutas ng pader, hindi siya nakita ng CCTV kasi sa baba yung ano. Then pagbaba nila, iniba nila yung direksyon ng CCTV. Hindi kasi na maikutan ng ano doon, ng security siguro nila sa labas. Kasi may ano doon, may ibang pader. Meron na raw lead ang mga pulis sa pagkakakilala ng mga suspect. Posible raw na konektado sila sa pagnanakaw sa isang grocery store sa Davao City noong nakaraang Linggo, kung saan sa butas naman sa sahig, dumaan ang mga suspect. Inside job itong nangyari kayo? Posible din na ano sila, may ano din, ginamit sila na insider doon. Kasi parang alam na alam nila yung pangyayari doon. Patuloy ang manhunt sa mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cossing po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.